Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepenoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga sa iyo, Kaagapay! Kayo po ay nakatutok na sa programang Entrepenoy Espesyal. Dito lang yan sa paborito mong himpilan sa Metro and Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud and active member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Arwel Mendoza, ang nakakasama po ninyo tuwing Miyerkules. And today is holiday! Kamusta ka naman, Kaagapay? Ano ba ang kaganapan mo sa mga oras na ito? Ikaw ba ngayon ay nasa biyahe o nagmamaneho? Aba, ingat-ingat lang ha? O di naman kaya ikaw ay nasa tahanan ngayon at nagpe-prepare na ng pananghalian para mamaya? Ano man po ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, gawin nyo naman po kaming background sa inyong mga talapihitan o inyong mga gadget. Dahil exciting na naman po ang ating talakayan para sa ating patok na negosyo segment. Tayo rin po ay sabayang napapakinggan sa FEBC PH Stream app. Yan po ang official mobile app ng FEBC Philippines na libreng-libre mong madadownload sa Google Play Store at Apple App Store. Siyempre, hindi ko pwedeng kalimutan ang ating mga avid listeners na nakikinig-nood na, mga team online na nanonood na sa ating live stream. Hello po sa inyo. Yan po ay sa pamamagitan ng ating FB page, maging sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Kung ikaw ay nakikinig-nood sa aming YouTube channel, kaunting lambing lang. Huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe at i-share mo na rin ang ating live stream ngayon upang marami rin ang makapanood at makapakinig dito sa ating programa ngayon. And nais ko rin bumati ng happy birthday, happy anniversary, or meron mga special day ngayon ano, na sineselebrate, kami po ay nakikigalak at nakikiselebrate sa inyong special na araw. So enjoy your special day kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At sa ating pagpapatuloy, bigyang daan po muna natin si Brian De La Cruz para sa kanyang baon. It's baon time! Hello, Kaagapay! Pinakamataas na bundok sa Africa, inakyat ng Pilipino. Proud Pinoy, galing ng Pilipino. Yan ang ipinakitang lakas loob ng ating kababayang Pinoy na si Mark Anthony Engtay na inakyat ang pinakamataas na bundok sa Africa, ang Mount Kilimanjaro sa Tanzania, Africa. Ayon kay Mark Anthony, inabot sila ng halos 7 araw sa paglalakbay upang makapunta sa tuluktok ng nasabing bundok sa Africa nang makapunta si Mark Anthony sa pinakamataas na bahagi ng bundok, agad niyang ibinandera ang watawat ng Pilipinas at iwinagayway ito. Aabot naman sa taas na 19,341 feet ang taas ng Mount Kilimanjaro upang makapunta sa taluktok nito. Bukod pa rito, tubong Negros Oriental si Mark Anthony at nais niyang ma-inspire ang kapwa natin Pinoy. Congratulations Mark Anthony sa iyong husay at determinasyon upang abutin ang matarik at mataas na bundok sa iba pang panig ng mundo. At yan ang ating baon. Ako po si Brian De La Cruz. Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal. Kaagapay, Action Line segment na po tayo na kung saan ay hatid po namin ay mga mahalagang impormasyon at mga job opportunities. Kaagapay, kung ikaw ay isang entrepreneur at entrepinay at nais mong ibahagi ang mga job openings or job vacancies sa inyong mga negosyo, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming himpilan upang malaman po ang mga mechanics.
At dito po sa FEBC Philippines, marami po tayong mga ministry opportunities. Ikaw ba ay kasalukuyan naghahanap ngayon ng trabaho at the same time gusto mo ring maglingkod sa ministry? Dito po sa FEBC Philippines ay may mga job vacancies po tayo. Katulad na lamang dito po sa Manila, ang 702 DZAS ay nangangailangan po ng staff assistant, office assistant at production technician po para sa ating RTV. Ang 98.7 DZFE, yan po ang ating classical FM music station, ay meron pong job opening for production assistant, producer at production technician. Ang CCRD department po ay meron pong ministry opportunity for church relations officer. Ang programming and new media or PNM ay nangangailangan ng social media coordinator at production assistant. Ang administration department naman po ay nangangailangan ng staff assistant, purchasing assistant at facilities administrator. Ang ating human resources or HR ay meron pong ministry opportunities for HR assistant. Dako naman po tayo mga kaagapay sa ating mga regional stations. Ang DXJL sa Cagayan de Oro ay nangangailangan po ng radio technician at office assistant. Ang DZRK sa Palawan ay meron pong job opportunity for radio technician. Ang DZMR sa Santiago Isabela ay meron pong job opening for production assistant. Ang 1197 DXFE sa Davao ay nangangailangan po ng production assistant at production assistant naman po para sa kanilang social engagement. At ang DXKI dyan po sa South Cotabato sa Coronadal ay nangangailangan naman po ng production assistant. Kagapay, if you're interested to be part of FEBC Ministry, you may submit your updated resume. Samahan na po yan ng 2x2 photo sa aming email address na recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. At kung nais pa pong makita pa ang iba't ibang mga detalye about our job opportunities or job openings, you may also visit our website febc.ph. At mga kaagapay, ngayong taon nga po ay patuloy nating ipinagdiriwang ang 7 dekada at 5 taon ng kabutihan ng Panginoon sa FEBC Philippines. And through the years, ang hatid po ng 702 DZAS ay mga impormasyon, inspirasyon at instructions na ang laman po ng aming mga programa ay hindi nawawala yung mensahe ng pag-asa na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. At isa po sa mga mahalagang elemento ng ating pagbo-broadcast ay yung transmitter. Kaya naman mga kaagapay, ngayon po ay kinakailangan na itong mapalitan dahil 25 years na po itong operational na kung tutuusin, 20 years lang po dapat. So mga kaagapay, ngayon po ay meron pong ongoing na transmitter project ang 702 DZAS. And nawa ay patuloy nyo po itong ipanalangin at nawa, suportahan nyo po ito. At ito po ay sa pamamagitan ng inyong financial support. So samahan nyo po kami sa proyektong ito. Ipaalam lang po ng inyong donasyon ay para sa transmitter project ng 702 DZAS sa pamamagitan po ng pag-iwan sa amin ng mensahe sa aming FB page or maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa numerong 0916-296-6620. At counting update lang po mga kaagapay. Sa kabutihan po at grasya ng Panginoon, ngayon po ay 30% na po ng ating transmitter fund ang ating nabubuo. At maraming salamat sa inyo mga kaagapay na patuloy na sumusuporta at ipinapanalangin ang ating proyekto. Because sa ating transmitter project, we believe na transmitting signal, transforming lives. At mga kaagapay, dahil nga ngayon ay holiday, iniimbitahan din po namin kayo na makinig ng programang Inspirations Unlimited. Mamayang alas 3:30 na po iyan ng hapon, 3:30 p.m. po iyan. At samahan nyo po sina Kayla Escalante at Angelica Calayag para sa hashtag Wednesday Love. At nakapost na po sa aming FB page ang aming question of the day. So sagot na po kayo at mamaya po ay kanilang babasahin iyan. Dito sa Inspirations Unlimited, andi ang saya at inspirasyon kasama ang inyong mga tropa.
At ngayon naman po ay dadiretso na tayo sa ating patok na negosyo. Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal, patok na negosyo. Mga kaagapay, patok na negosyo segment na po tayo na kung saan malalaman natin ang iba't ibang kwento sa pagninegosyo mula sa ating mga Entrepinoy at Entrepinay. At ngayong umaga, meron po tayong makakasama na isang financial planner at siya po ay meron ng 10 taon na dynamic work experience bilang isang professional at meron pa po itong combination ng financial services at real estate industry. So yun po ang kanyang focus. Siya rin po ay meron na rin karanasan sa ilang mga segments ng financial advisory sa insurance, insurtech, digital banking, real estate operations audit, business analysis at sales. At itong ating special guest for today ay meron din pong puso na tumutulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng financial planning. Ito po yung mga seminars po na kanyang ginagawa para sa mga CEO, sa mga employees at mga entrepreneur at entrepinay. At itong ating guest ay hindi na po bago dahil suki na po siya ng ating palatuntunan. Mga kaagapay, i-welcome po natin at siya po ay makakasama na natin via Zoom, walang iba kundi si Sir Carlo Biglang Awa. Sir Carlo, magandang umaga po sa inyo. Hello Arwel, magandang umaga ulit. Maraming salamat sa opportunity ulit to share no sa ating mga entrepreneurs at entrepinays. And of course, we are again excited to add value sa mga listeners natin dito sa Philippines and even to other parts of the globe. Good morning to all our listeners, Arwel. Yes, maraming salamat Kuya Carlo. Bagamat holiday ngayon, meron pa rin po kayong oras at kayo po ay willing na matulungan ang ating mga kaagapay at mabigyan na naman ng mga kaalaman patungkol sa ating pagnenegosyo. And before anything else, Kuya Carlo, baka po may gusto muna kayong batiin. Yes, syempre, no, binabati natin yung mga family members natin dito sa Metro Manila, sa Pampanga, and even yung mga nasa abroad, no, yung brother-in-law ko nasa US and his family. So good morning and good evening kung saan man part po tayo ng mundo nanonood at nakikinig sa ating show ngayon sa Entrepinoy. Ayan. So, Kuya Carlo, siksik na siksik ang ating mga pag-uusapan ngayon at napakaganda nitong ating topic dahil itong ating pag-uusapan ay patungkol sa pagiging financially wise ng ating mga negosyante, lalong-lalo na ha, sa mga baguhan pa lamang sa mundo ng business. So, Kuya Carlo, marami kayong mga points na i-share dito. So, kaagapay, kung ikaw ay nakikinig o nanonood, maghanda ka na ng iyong ballpen at papel. Lalo na kung ikaw ay isang negosyante na nagsisimula pa lamang, meron tayong topic ngayon about being financially wise, lalo na sa ating mga negosyante na baguhan pa lamang. So, meron ditong 5 points, Kuya Carlo, na kayo po ay nayanda upang i-share sa ating mga kaagapay. So ano ba yung mga kailangang tandaan ng isang baguhang negosyante patungkol sa kanyang finances? Paano nga ba mas magiging financially wise ang isang baguhang entrepreneur o entrepinay? Okay, sige. Paano nga ba maging financially wise, no? Actually, Arwel, to bring context sa mga listeners natin, in the past 3 years, mas dumami yung mga naging entrepreneur sa ating bansa, even sa buong mundo, no? At siguro yung iba sa atin, naririnig na rin natin yung term na tinatawag nating startup. Yun. Kasi nga, marami nagsisimula sa ating mga small businesses, no? Small, medium enterprises. And even before the pandemic, marami na sa ating mga kababayan ang talagang nasa industry na to or segment na majority of our business people nandito sa segment na to, which contributes into a bigger perspective kasi yung economy natin nabubuhay yan dahil sa participation ng ating mga entrepreneurs at entrepinays. Kasi yung mga negosyo talaga natin, ito yung nagsosolve ng problems na ating mga kababayan. And in return, because of the solution that they are giving, people are willing to pay for that. It may be products, meron silang produktong binibenta, buy and sell man to, or services, di ba? Kung
nasa food industry ka or meron kang professional service na ino-offer, so yun naman yung particular product mo. So ano ba yung mga 5 why steps natin yan for our entrepreneurs, mm-hmm, no? So unang-una diyan, Arwel, yung creating a detailed business plan. Mm, okay. Mm. Bakit ba natin sinabing mahalaga yung pag-create ng business plan? Bilang financial planner, marami akong nakakausap na mga negosyante na yun nga, nagsisimula or may mga seasoned business people. Kapag meron kasi tayong business plan, meron tayong mga projections. For example, meron tayong target na revenue, mm-hmm, per month. At in an annual perspective, makikita natin magkano yung target natin for the year. And kasi kapag meron tayong sineset na target, Arwel, mas nagiging strategic tayo. We, mm-hmm, work backwards. Mm-hmm. So when we look at the next 12 months of our company, we work backwards by setting quarterly targets and even monthly targets. In this way, mas magiging strategic tayo kung paano natin i-handle yung cash flow natin or yung budget natin. Kasi, mm-hmm, Arwel, ang mahalaga din sa negosyo, yung income na pumapasok at yung expenses na lumalabas, mm-hmm, kasi tama, para ma-compute natin yung profit natin. Mm-hmm. So this business plan will be the foundation of our ano entrepreneurs para maging strategic sa execution din. Mm-hmm. Kasi yung day-to-day natin, Arwel, ito yung magko-contribute sa bigger picture. Oh, so hindi lang basta yung mga perang pumapasok lang sa ating negosyo ang ating minomonitor. Ganun din yung mga kaperahan na lumalabas naman upang ma-provide anuman yung mga needs sa ating pagninegosyo. Totoo yan, Arwel. Kasi may mga kwento tayong naririnig, no? Mga real-time experiences ng nagsisimula sa negosyo. Minsan, nagugulat sila na, ah, Sir Arwel, Sir Carlo, ang laki nung ano, pumapasok na pera, so ang ganda na nung income ko. Pero hindi nila namamalayan na meron pa din palang operational expenses, mm-hmm, which should be separate yung pag-handle natin compared to the personal expenses ng mga kapwa natin entrepreneurs. Kasi minsan, ano yan, Arwel, nalilito sila. Kasi nga, nagsisimula pa lang. So hindi pa masyadong systematic yung proseso. Pero yes, dapat kung meron tayong business plan, kahit simple lang muna, 'di ba? Ilista natin yung mga target natin, strategy natin, day-to-day execution natin. In that way, na-establish natin yung business plan and processes natin. Mm-hmm. And Kuya Carlo, nabanggit mo kanina, kailangan talagang gumawa ng detailed business plan. Kuya Carlo, gaano ba kadetalye? Mari mo bang bigyan ng idea yung mga listeners natin ngayon? Gaano ba kadetalye ang paggawa ng business plan? O lalo na sa pagmamonitor ng kaperahan, gaano ba kadetalye? Ano ba yung mga dapat ilagay doon? Okay. So the details may vary din, no, depende sa ano, sa laki ng ating negosyo. Mm-hmm. Pero ang pinaka-importante kasi diyan yung daily operational expenses natin, ilista natin. Halimbawa, okay, kung meron kang rental, mm-hmm, expenses dun sa pwesto mo or, mm-hmm, opisina, or meron ka mga pinapasahod. So salaries of employees, kahit isa or dalawa pa lang 'yan. Pangatlo, yung mga materials, no, or, mm-hmm, materials na kailangan natin sa ating negosyo, ilista natin lahat 'yan. Pagkatapos, kung malista natin yung daily, pwede nating i-project yung monthly, at ngayon i-stretch natin siya ng annual or 12 months. Mm-hmm. So sa ganung paraan, Arwel, makikita natin na ito pala yung kinita ko din this month. Ito yung mga dapat kong bayaran na bills. Ngayon, kailangan ko siyang i-manage at i-budget, which brings us na rin sa tip natin na second, do yung, yeah, manage cash flow effectively, mm-hmm, iduktong na rin natin. Yes. Kasi kung mamamonitor natin yon, matatranslate din natin yan sa effort na ibibigay natin sa ating mga tauhan or kung sole proprietor tayo, kung bilang isang owner, ano ba yung effort na kailangan natin? Ilang kliyente or customers ba yung kailangan nating ma-meet? Ito, mm-hmm, part na rin to ng business plan natin. Yes. Para ma-meet yung monthly expenses at ma-achieve yung target natin na profit. Mm-hmm. Kasi kung makikita natin na 10 kliyente pala yung kailangan kong ma-meet sa isang buwan para kitain halimbawa yung 50,000, or ilang customers yung dapat kong maserbisyuhan sa, kunyari, kung food business to, sa isang araw para ma-achieve ko rin yung target ko na, kunyari, 100,000 in a month. So,
in that sense, Arwell, pag nilista natin yung mga expenses, pasweldo natin, mga materials, mas magiging strategic yung approach natin na equitable dun sa ano natin, effort natin para ma-achieve natin yung mga yon. Mm-hmm. Pagdating nga sa ganitong bagay, Kuya Carlo, hindi pwede yung tansya-tansyahan lang. Ano. Kailangan talaga detailed, talagang exact yung sabihin natin yung bilang, lalo na dito sa ating kaperahan. And sabi nga dito, kailangan talagang i-manage ang cash flow natin effectively. So, paano mag... Can you give our listeners an idea paano magiging effective? Ano yung mga pwede mong maibigay na kahit ilang mga tips para maging effective yung pagmamanage nila ng cash flow sa pagninegosyo? Okay. Number one sa managing cash flow, kailangan natin lagyan ng system, Arwell. No? Mm-hmm. So yung systems, if we are starting a business, it varied. No? Kung ang isang entrepreneur natin ay into technology, kasi di ba ngayon, pwede tayong gumamit ng mga technological tools. Halimbawa, yung Microsoft Excel. Ayan, simpleng tool yan na pwede tayong mag-record ng ating mga income and expenses. Mm-hmm. Ngayon, kung may mga nakikinig sa atin ng mga Gen Z, no, alam ko, Arwell, yung listeners natin vary from young to ano, no, season. Mm-hmm. Mga millennials. Mga millennials. Uh-huh. May mga apps din or mga applications, no, na pwede nating i-download, like, if okay lang magbanggit ng example, pwede nating i-search yung Monify. Okay. Monefy yung pangalan ng app, no? So mm-hmm. pwede tayong mag-record dito ng daily transactions natin, pwedeng sa business or personal. Sa iba naman, kung ikaw ay isang seasoned na negosyante at mas gusto mo talagang i-record sa mga notebooks or mga ledger na handwritten, pwede rin naman kasi depende talaga kung ano yung applicable sa atin. But of course, yung technology kasi will help us na mas mapadali yung pag-monitor. Uh-huh. Ang mahalagang habit dito, Arwell, is yung ano listing down talaga ng day-to-day transactions and cash flow natin. May journaling Oo, may journaling sa accounting nga. Ito yung debit credit. No? Para, yeah. Pero syempre, sinisimplify natin sa layman's term para alam natin kung saan napupunta yung ating business income. Kasi sa mga ka-entrepreneur natin, minsan hindi natin namamalayan kung talaga bang nabigay natin sa tamang allocation. Mm-hmm. Kasi mag-a-allocate ka dyan sa mga kailangan nating bayaran, di ba, Arwell? Yes. Or saan ba tayo pwedeng mag-innovate sa ating negosyo? Saan tayo pwedeng magdagdag ng resources kasi gusto nating palaguin? Yes. So, yun yung first two natin, no? Business plan and managing cash flow effectively. Mm-hmm. Halimbawa naman, Sir Carlo, may mga listeners tayo na hindi masyado techie. Sanay sa traditional na mga paraan. Ano kaya yung pwede nating may suggest naman sa kanila, Kuya Carlo? Sa mga traditional recording natin, meron tayo mga ma-access sa mga bookstores natin. No? Nabanggit nga ni Arwell kanina yung mga ledgers, no, ledger, na pwede nating bilhin. Mm-hmm. So, in that way, isang file lang natin siya, kunyari, sa tatlong buwan, nagkasya yung isang ledger. So, pwede tayo maglagay doon ng monthly record natin. So, in that sense, makikita natin na, Arwell, this month pala, medyo nagkaroon ako ng deficit. Mm-hmm. Kasi kinulang ako ng, halimbawa, 5,000 kasi yung operational expenses ko mas malaki doon sa naging kita namin, no. So, next month, dapat bumawi naman ako ngayon. So nagkakaroon tayo ngayon ng assessment, no? Kung ledger man yung gamit natin or app. Yeah. Nakikita natin na anong quarter or anong buwan yung medyo mahina yung ating negosyo kasi mas babawi tayo sa mga susunod na buwan. At lalo na ngayon, Arwell, 'di ba, malapit na mag-Pasko. Alam naman peak natin, na naman. Marami. Mm-hmm. Oo, sa mga kapwa entrepreneurs natin, maraming bibili ng regalo, maraming may mga bonuses. So pwede rin tayo maging strategic na ito yung time natin to do our marketing or i-promote natin yung ating negosyo. Pwedeng sa social media man to or pwedeng manual promotion din, no? Yung word of mouth marketing natin, Arwell, very classic. Oo, diba? Yet effective. Mm-hmm. Yes, sobrang effective yan. So, in that sense, dahil nagre-record na tayo at gusto nating halimbawa i-maximize yung holiday season, we can be strategic as well sa mga day-to-day operational approach natin. Mm-hmm. So like dyan napapasok talaga yung to increase our sales, kailangan may mga marketing efforts tayo. Mm-hmm.
Ito, Kuya Carlo, maganda tong pangatlong point natin, ha. And ito, marami ang makaka-relate sa ating next point dito sa ating pinag-uusapan. Ito yung pagsiseparate ng personal finances at yung business finances. So, gaano ba kahalaga ito na malaman ng isang entrepreneur o entrepinay? Very important, Arwel, no. I remember nung bata pa ako, mga elementary pa lang ako noon, no. So, walaan niyo na lang po yung age ko. Hindi na natin i-reveal 'yan. Oh, hindi na lang natin i-reveal, no. Nung bata po ako, may naging maliit na negosyo po yung parents ko. So, ano siya, more on food business. Tapos sabi nung mom ko, nakita kasi niya yung cash na dumating sa isang araw. So tingin niya, naging income na niya yon nung araw na yon. Mm-hmm. Pero, kanina nga nabanggit natin yung mga operational expenses. Hindi niya masyadong na-record na merong operational expenses. So, napaghalo niya yung personal tsaka yung business. Kasi minsan, personal, ito yung mga pambili natin ng mga needs natin sa family, mga pagkain, mga bayarin natin sa bills. So kung sa negosyo naman, meron tayong mga nirerentahan din at kailangan bayaran, minsan pag naghalo yun, hindi mo na alam kung saan ka ba nagkulang, kung sa personal ba, kulang yung budget natin for this month or sa business. So dumating yung time na nagulat yung mama ko noon, sabi niya, parang kahit feeling ko malaki yung pumasok na income, parang may kulang kasi nga napaghalo niya. So that's why if we separate the recording, iba po yung budgeting natin sa monthly needs natin as a family. Ito yung rental, utilities, amortization, tuition fees, doon sa business budget natin. Kasi again, kapag po nagsisimula tayo ng negosyo, magandang ma-establish natin ito unti-unti. Kasi kapag lumalaki na yung negosyo natin, Arwel, kahit na ikaw yung CEO, halimbawa to give a figure, meron kang naging 100,000 sa isang buwan doon sa business mo. Posible kasi na you treat yourself as a salaried employee para dun sa 100,000 na kinita ng business, kunyari 30,000 yung salary mo, yung 70,000 ngayon yung gagamitin mo sa operations. Kasi meron kang distinction kung ano ba yung para sa negosyo at ano yung para sa personal. Kasi kapag pinapalago na po natin yung business natin, i-itemize mo na kung ano yung paggagamitan mo ng certain amount. In our example, yung 70,000 natin, imbis na gamitin natin yan sa pamamasyal, gagamitin po natin pambili ng equipment. Diba? Meron tayong gustong bilhin na lamesa, halimbawa dun sa ating cafe. Diba? Meron tayong gustong bilhin na coffee maker. Diba? Kung meron nga tayong cafe na gustong i-expand. Pero Arwel, diba, kapag pinaghalo natin sa personal natin, halimbawa yung 100,000 na yun, baka mamaya yung 80,000 na ubos mo na lahat, 20,000 na lang yung napunta sa business, eh may papasahurin ka pa pala. Ayun. So yung mga ganong example, no? So may risk talaga kapag pinaghalo, ano, napagsama yung personal finances mo at yung business budget mo. So sa mga ganitong punto, Kuya Carlo, ibig sabihin nito, kapag ikaw ay negosyante, hanggat maaari, yung bank account mo, yung personal bank account mo, dapat iba din yung bank account din ng mismong company or negosyo mo. Tama po ba? Good point, Arwel. No? It's a good start na mag-open tayo ng separate bank accounts for our business and personal. And of course, para sa mga listeners natin na nagsisimula, di ba, not to be overwhelmed naman, we can list down the small milestones na gusto nating ma-achieve. Yes. Kung gusto na nga natin magkaroon ng separate entity, yung ating personal at business accounts, no? So, of course, kailangan natin mag-approach ng mga... Ito na, number 4 pala natin. Ayan. Seek professional guidance din. Kasi kung it will involve na yung mga recordings, mga submission of business permits, might as well mag-approach po tayo ng mga kakilala nating mga accountants, mga business people na pwedeng tumulong sa atin. Kasi usually kung mag-open ka na rin ng separate account mo sa business, may mga documents na rin na hihingin yung mga financial institutions. So magsisimula na tayo na mag-register din ng negosyo natin para sa mga recordings din at mga tinatawag natin ng mga business income tax. So para yung financial decisions natin mas nag-firm up or mas nagiging strategic.
But of course, nagsisimula talaga yan sa isang simpleng account pa lang muna, di ba? Personal account. But kung meron tayong tinatawag na vision, di ba? Ano yung nakikita nating pwede nating ma-achieve sa ating negosyo, yung mga simpleng steps na to, it might add to you an additional effort, di ba? Pero if you will seek professional guidance, mas magiging effective and mas magiging efficient din yung ating mga business decisions. Mm-hmm. Eh, paano naman kung yung iba sinasabi naman, di ko pa naman siguro kailangan ng professional guidance kasi maliit pa lang naman yung negosyo ko. Di ba, kadalasan kapag mga ganyan daw, mga pang malaki ang company, ano po masasabi niyo sa mga ganong thoughts po? Good question, Aru. No? Ang maganda naman ngayon sa panahon natin, talagang the resources are distributed na, no, sa internet. So if you can spare 30 minutes of your time per day, just to browse. Kasi ngayon sa mga browsing platforms, talagang kompleto na eh. Kailangan mo lang magtiyaga talaga na mag-research. Actually, ngayon meron akong na-enrollan na online course sa isang international university. Imagine, araw ngayon pwede na tayo mag-aral sa mga international universities habang nandito tayo sa bansa natin. So, virtually. Mag-search virtually pa. So mag-search lang po tayo, mga kapwa entrepreneur at entrepreneurs natin, no, sa internet, kung ano ba yung business natin, kung cafe man yan, service business man yan, barbershop, pwedeng-pwede po sa mga online resources if you're really starting. At of course, we want to manage muna yung mga resources natin at hindi muna tayo mag-consult sa mga professional advice. Ang ano ko lang, Arwell, precaution lang is to filter the information. Yes, oo. Totoo might yan. As well, maganda din kasi, Arwell, na yung may mga biblical principles din yung pakinggan natin, or at least pasok sa values natin yung mga content creators na pwede rin nating pakinggan. Oo, i-maximize natin, no? Lalo na ngayon, nasa internet generation na tayo. Pero katulad din na sinasabi ni Kuya Carlo, maganda rin talaga na merong talagang mas expert pa na face-to-face, nakakausap natin, nakaka-interact natin, para at least kung ano may mga concerns na kailangan nating idulog, lalo na dito sa ating finances, makakatulong sila at meron silang may bibigay ng mga practical advice upang magabayan po kayo sa inyong pag-handle ng finances. And last point na dito sa ating pinag-uusapan, and I think isa to sa talagang pinakamahalaga, Kuya Carlo. Itong last point natin, I think, to bring context. Ito yung kapag nag-expand na yung business natin, let's say from 0 to 10 employees, medyo nagiging established na yung team natin, nagiging 11 to 50. So we want our entrepreneurs and entrepreneurs to build a strong financial team. So if you're not a financial expert, for example, kasi lumalaki na yung business natin, no? Malaki na rin yung kailangan natin i-monitor. So, syempre, kailangan natin ng mga accountants or mga legal opinions sa mga legal matters. So, might as well build a strong financial team. Ito na yung talaga mag-a-identify ka rin ng talent or personnel na pwede mong i-hire. So, pwede tayong mag-search sa mga recruitment platforms like LinkedIn, to name a certain platform, no? Maganda po mag-recruit sa platform na yon, or yung mga tinatawag natin na job street. Kasi ito na yung next level, Aru. Kasi sa startup talaga, ang crucial dyan yung foundational, or if you're starting. Then, darating yung time talagang kailangan mo nang mag-scale up na tinatawag. Kasi yung business process mo, hindi na lang sa yung day-to-day operations, tapos yung expenses mo at income, hindi mo na kayang i-monitor on your own. So you are now leveraging with the expertise of other people. Yeah, yes. Kasi ang na-realize ko rin, Aru, sa business sector, hindi lang yung owner lahat gagawa, pero if you identify the right talents, pwede nating dalin yung growth from 0 to 10 to 11 to 100 and eventually end up. So kailangan natin na makipag-collaborate. Kaya maganda, Aru, yung mga community rin, no? Nakita ko kayo ni Sir Lemuel last time, may inattendan kayo mga business conference, di ba? Yung mga ganyang events, seminars. Kasi ito rin yung pagkakataon natin to build our community in the business sector. At nakakatuwa sa atin pong
Christian community, marami pong mga initiatives and events where we can collaborate and look for these experts, professionals who can help us in growing our business. Kasi minsan, just to add, nagkakaroon tayo ng feeling natin nagiging stagnant na yung growth ng ating business. Kailangan natin ng fresh perspective from other people. So, yan, being an entrepreneur talaga, it will take us community to grow. And maganda nga yung mga ganong klaseng conference, or maganda sa mga nagsisimula din na mga entrepreneur at entrepinay, i-maximize din, lubusin, kung merong opportunity na makapag-attend ng mga business conference, i-grab natin yon, dahil nga makakatulong yon upang magkaroon ka rin ng interaction with different business owners and matututo ka talaga from them, katulad nga nung napuntahan namin ni Kuya Lem last month. Ito yung nga yung business as mission na First Asia Business Conference. So, nakakatuwa na talagang meron tayong mga ganitong klaseng activities para sa ating mga business owners, lalo na sa mga nagsisimula. So, alam mo, Kuya Carlo, napakabilis talaga ng oras natin. And sa mga naglilista, no, na nagtitake note ng ating pinag-uusapan ngayon, so here are the 5 points upang maging financially wise ka bilang isang baguhang entrepreneur o entrepreneur. So, number one, kailangan po mag-create ng detailed business plan. Importante po yan. Pangalawa, mahalaga na ma-manage yung ating cash flow effectively. Pangatlo, separate personal and business finances. Then, pang-apat, seek professional guidance. At pang-lima, build a strong financial team. So, mahalaga po na malaman natin itong mga puntong ito upang ma-manage po natin or ma-handle ang ating finances effectively. So, sa ating pagtatapos, Kuya Carlo, halimbawa may mga tagapakinig tayo ngayon na nasa pagsisimula pa lamang ng kanilang pagninegosyo, ano pa po ba yung pwede nyong iwan ng words of encouragement or tips na rin para po sa kanila financially? If I may end it in a verse, Aru, kasi ang na-realize ko rin talaga sa business sector, it's really a spiritual journey rin or pursuit for our entrepreneurs. Yung gusto ko yung verse natin sa Jeremiah 29:11. It says here, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." Kasi ang na-realize ko po, of course, we can give our best at a certain extent. Pero at the end of the day, si Lord po yung magbibigay sa atin ng prosperity. At kapag kayo mga small opportunities, pinagbuti po natin, magkakaroon po talaga tayo ng good future. So start small, give your best, and trust God because He is with you and with me sa ating financial journey sa business. Ayan, maraming salamat Kuya Carlo. And sa mga kaagapay po natin na nais makipag-ugnayan po sa inyo, Sir Carlo, ano po ba ang inyong contact details? Ayun, if kailangan nyo po akong i-message sa mga further questions, you can reach out to me sa social media platforms ko po. Follow me lang, Carlo Biglang Awa po, sa Facebook, LinkedIn, Instagram, and YouTube. At meron din po akong podcast, no? The Now Finance Podcast. Dito po may mga ini-interview rin po tayo, mga business and finance experts. So sa Spotify po, sa mga listeners natin na into Spotify, just search The Now Finance and you can search po yung mga different episodes po natin. Ayan. So again, maraming salamat po, Sir Carlo Biglangawa, sa inyong pagpapaunlak. At for sure, marami pong natutunan ang ating mga kaagapay. Ingat po kayo, sir, and God bless you. Thank you, Aro, and to all our listeners. God bless. Atin pong nakapanayam si Sir Carlo Biglangawa, isang financial planner. At ngayon po, ay dadiretso na tayo sa ating pinakabagong segment. Negosyonaryo. Kaalamang may kinalaman sa negosyo at pag-asenso. Negosyonaryo. Narito na ang negosyonaryo. Dito nga po sa ating segment na negosyonaryo ay tuloy-tuloy po tayo sa pagbibigay ng mga kaalaman patungkol sa mga terminong may kinalaman sa ating pagnenegosyo. At ang ating negosyonaryo ngayong araw ay hindi lang isa, kundi dalawang salita po ito. B2B at
B2C. Aba, parang code yan ha. Ano bang ibig sabihin ng B2B at B2C? Mga kaagapay, ang B2B po, ang ibig sabihin po niyan ay business to business. Ito po ay tumutukoy sa isang uri ng transaksyon na nagaganap sa pagitan ng iba't ibang mga kumpanya o iba't ibang negosyo. Samantala, ang B2C or business to customer, ayan ha, ito naman po ay isang uri ng transaksyon na kung saan ang mga kumpanya ay direktang nagbebenta ng kanilang mga produkto o serbisyo sa end customer. So yan po ang ating negosyonaryo ngayong araw. B2B, business to business, at B2C, business to customer. Alam nyo mga kaagapay, napakahalaga po na natututunan natin or napag-aaralan natin ang mga ganitong mga negosyonaryo. Ano? Dahil nakakatulong po ito, lalo na sa ating mga entrepreneur at entrepreneur na mapangisiwaan pa ng maayos ang kanilang pagnenegosyo. And dito nga sa mundo, talagang kailangan marami tayong pinag-aaralan, marami tayong natututunan para ay marami tayong mga magagawa, 'di ba? Dito lang 'yan ha, sa mundo. How much more kapag usapang eternity na. And I think ito yung pinaka-importante, ito yung pinakamahalaga na dapat nating natututunan, yung mabuting balita ng Panginoon, yung kanyang mayamang salita. Kaya naman po dadako na po tayo sa ating Umento segment. At dito nga po ay titingnan natin ang salita ng Panginoon at ano ba yung nais niyang sabihin through his passage. So kaagapay, kung meron na po kayong Biblia sa inyong mga tabi or you have your Bible app sa inyong mga gadget, ba't hindi po natin buksan ito at sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Dahil ang ating Bible verse for today ay magmumula po sa James chapter 4 verse 8. James chapter 4 verse 8. At ang sabi po dito, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Actually, itong verse na ito ay malapit po sa aking puso dahil isa po ito sa mga tinuturing kong life verse. So ano ba ang sinasabi ng passage na ito? So basically mga kaagapay, ang nagsulat po nito ay si James na half-brother ni Jesus. And sa chapter na ito, ini-encourage ni James ang mga mananampalataya na mag-submit o sumunod sa Panginoon. At bahagi nga po ng pagpapasakop sa Diyos ay ang paglapit ng buong puso sa Kanya. Paano ba tayo makakalapit sa Panginoon? At gaano ba kahalaga ang paglapit natin sa Diyos? Alam niyo mga kaagapay, makakalapit at makakausap natin ng Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin o yung prayer. In-encourage tayo ng passage na ito na maging close tayo sa Panginoon. Mas maging malalim ang ating personal na relasyon sa Kanya. Lumapit ka sa Diyos at Siya rin ay lalapit sa atin. Diba ang comforting nung thought na yon? Minsan, may mga pagkakataon kasi na pakiramdam natin ang layo-layo natin sa Diyos. Feeling natin, nilalayuan tayo ng Panginoon. But the truth is, ito po ha, ito po ang katotohanan, tayo po ang madalas na lumalayo sa Kanya. Never siyang lumayo sa atin. Never niya tayong iniwan. At ano yung napagpahiwalay sa atin? Ano yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging malayo sa Panginoon? Isang dahilan lang po. Yun po ay ang kasalanan or sin. Sin separates us from God. And drawing near to God means that we have a desire for holiness. Kung nais po nating mas maging malapit sa Panginoon, isurrender po natin yung mga kasalanan natin. Talikuran po natin ang ating mga kasalanan na patuloy na ginagawa. And drawing near to God, it means we have this desire to submit to God and follow where He leads. It also means we have this desire to know His Word, yung Kanyang mga salita. At hindi lang basta matutunan ha, hindi lang basta mabasa, kundi may apply natin to sa ating pamumuhay. If you want to draw near to God, kung nais mong maging mapalapit sa Panginoon, meron akong iiwang tatlong A's sa'yo.
If you want to know God, if you want to be closer to God, may iwan akong tatlong A sa'yo. So, paano tayo mas magiging malapit sa Panginoon? Unang A, of course, approach God. Diba? Ano yung ibig sabihin tong approach God? Paano natin i-approach ang Panginoon? Katulad ng sinabi ko kanina, makakausap natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Lapit lang tayo sa Panginoon, wala siyang itinataboy. Kahit pa gaano kadumi ang ating nakaraan, ano man yung mga struggles natin, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Panginoon. Dahil sa kanyang pag-ibig, kayang-kaya niya tayong linisin. Kayang-kaya niya tayong baguhin. So approach God. The second A is, napakahalaga nito mga kaagapay, admit and forsake all your sins. Aminin natin sa Panginoon na tayo ay makasalanan. Hindi lang basta i-confess, ano? Hindi lang basta aminin, kundi mag-desisyon din po tayo na iwanan ang buhay na makasalanan. Napakahalaga po yun. Dahil if we admit our sins, nagiging humble po tayo sa harap ng Panginoon. Dahil walang sino man sa atin ang hindi nagkakasala. Wala pong perpekto. Wala pong may malinis na record. Lahat po tayo. Kahit na ano man ang katayuan natin sa buhay ngayon, lahat po tayo nagkakasala. And it's very important na i-acknowledge po natin that we are all sinners. And the most important A, ito po yung pangatlong A, accept Christ as your Lord and Savior. Napakahalaga po niya. And this is the right time for you to accept Him. Lalo na kung ikaw pa, kung ikaw ay hindi mo pa nakikilala ang Panginoon. Tanggapin mo siya bilang Diyos, Hari at Tagapagligtas ng iyong buhay. Because apart from God, we are nothing. Sa ating pagtatapos mga kaagapay, if you want to know Christ, if you want to accept Him as your Lord and Savior right now, hindi aksidente na napapakinggan mo o napapanood itong segment na ito, nais kitang pangunahan sa isang pananalangin at sabayan mo ako sa prayer na ito. Kung ikaw ay sumabay sa panalangin yan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming himpilan upang makapag-recommend po kami kung saang church po kayo maaaring dumalo na malapit din sa inyong mga lugar at patuloy na lumalim sa relasyon sa Panginoon. At tayo po ay magpapaalam na. Dito na po nagtatapos ang ating episode for today. Siyempre, maraming salamat sa ating mga kaagapay, sa ating broadcast, ang ating mga kasamahan dyan sa Bukawe Transmitter Site. Maraming salamat din sa ating RTV na si Raymond. Maraming salamat din sa ating control, sina Reggie Villena, sina Nathaniel Peralta, Benjo Morano at Jonathan Reyes. At salamat din sa ating mga broadcast engineers. Muli, ako po si Arwel Mendoza para sa Entrepreneur Special. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Pilipino, panahon na ng pag-asenso! Kaagapay mo, Entrepreneur Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.